All right, magandang hapon. Welcome to Sports Corner PH Interviews with GAB on a rainy Thursday afternoon. Bilis na pala, nasa pangalawang taon na po tayo ng mga lockdown, quarantine status dito sa Metro Manila na na-transition, nag-shift sa iba't ibang bagong bansa. Thereafter, but right now, nasa alert level 1 po tayo ang sitwasyon natin sa Metro Manila, sa mga kalapit natin mga lugar. So kasama natin sa isang mainit pero masayang kwentuhan natin ang ating kaibigan mula sa boxing, ang ating WBA Asia Super Flyweight Champion, Asian Games bronze medalist, SEA Games gold medalist, and of course ang ating 2016 Rio Olympian, no other than Charlie the King's Warrior Suarez! Kumusta buddy? Isa pong mapagpalang hapon sa iyo, Sir Gab, and also sa lahat ng tagapakinig, tagasupaybay ng Sports Corner, no? PH. So marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at panyayak sa akin at sa iba pang mga atleta, no? Para maibahagi ang experiences at mga kaalaman, ang kanilang mga naranasan, no, bilang isang atleta. Kaya isa pong karangalan sa akin ngayon at opportunity sa tanghaling ito, sa hapong ito na baka ma-interview. Maraming salamat po. Gabi ka po, alaw. Ingal ako dun sa sigaw eh. Pero finally, for the second time, makakausap ko, praise God, si Brother Charlie. Thank you sa pagsama namin sa araw na ito. And after long time sa inyong pro career, finally, nagkaroon ka ng isang regional professional title. So una, kumusta ka na after this event turned out last Sunday na awa po na itong WBA Asia Super Flyweight title on your end? Featherweight. Featherweight. It's okay. Stand corrected. So, super featherweight pala. Sige, go. Yes. Thank God's grace, mabuti naman po. Yun nga, ngayon nakapagpahinga, matulog at maganda kasi yung mga matagal mo ng gusto, matagal mong pinaghirapan kasama yung team mo, coach mo, manager mo. Coach and manager, isa lang yun, si Coach Delphine lang eh. So, medyo parang success, no? Yung fulfillment na kumbaga sa akin ngayon na nakuha natin yun, nakuha namin po yung WBA Asia Pacific Championship kasi di naman lahat ng boksingero ay makakuha ng ganun. Mahirapan din at blessing din yun sa akin dahil binigay yung pagkakataon na yun. Yung laro na yun at manalo po. Okay, bago tayo magkwento dito sa fight proper, ikwento nyo naman sa akin kung ano naging pag-aanda, yung preparasyon nyo para dito sa laban. Magmula noong si Mangubat niya, yung napili nyo makatapat sa inyo. Going into the fight, mas nagiging intense ba ang training, drills, and of course, nag-analyze ka ng mga previous fights niya na mga, at mga skills na ng mga kalaban nyo? Ganun po talaga yung ginagawa ng mga yung mga atleta, yung mga tulad ko na boxer at yung team namin lalo na nung nalaman namin na si Mangubat, parang I think December pa sila sinabihan eh. So matagal na matagal na buwan yung preparation, halos magkasaba. Pareho lang kami ng preparation ni Mangubat. At yun nga, sila pinag-aaralan ako pinag-aaralan namin sila, ang team ko kung anong dapat gawin. Kaya wala pong sisihan, no, kung sino pong nanalo, natalo, kasi I know na binuhos din ni Mangubat yung lahat ng lakas niya, lahat ng natutunan niya, lahat ng pagsikap, sacrifices niya para manalo din. Bagamat ganun din talaga sa laro, may matatalo, may mananalo, kung hindi sa dalawa, may madraw. So, pasalamat din
ako sa Panginoon dahil wala pong na-draw at may nanalo po talaga. And of course, sa pagkakalam ko, ito yung unang pagkakataon na lalaban ka for the title belt sa inyong pro career history. Oh, no, yun talaga yung pinaka ano ko sa regional title na paglaruan yung kami ni Mang Gubat. Sa about sa title naman sa Pilipinas, yung Los Pro, Min Pro, Min Pro ba, Los Pro ba, nakalaban na po ako noon. Nagwagi naman tayo doon at yun nga, pagdating sa regional title, yun po yun yung first time ko at hopefully na hindi lang po yun yung makuha ko, makuha ng team namin na belt para sa amin. Saan ka ba nag-training that time, Charlie? Sa pagkakalam ko, si Carl James, yung isa sa mga title fighters natin doon sa same fight card, ay nag-training doon sa isang gym sa Cavite. Kung saan isa yun sa mga clients, yung kasama mo dati sa Rio, si Maristela Torres. So, nag-training, ano ba ang training ko sinusunod sa inyo ni coach? At saan mo pinag-uugutan mo ng lakas pagdating sa training? Kami kasi ni coach, meron kaming ano eh, meron ding isang tao na ginamit ng Panginoon para tumulong sa amin about sa gym. Yung area din po kung saan kami naka-stay or nakatira ni Coach Delpin, nandun din po yung gym. Actually, hindi siya gym eh. Parang ano siya, garage. Yung ano siya ng mga sasakyan. At may space doon. Doon kami pinagbigyan kami doon na makapag-training, kagawa ng gym. Kaya maganda yung ano, maganda. Kami lang eh. Wala na kami ibang kasama eh. Ako, Coach Delpin, yung assistant coach. At kami lang talaga, wala nang ibang boxer. So, makapokus talaga kami ni Coach Delpin sa pag-training. And of advantage kasi na nakalaban mo na si Mang Ubat, eh, magandang kilos niya, nakipag-sparring, well-trained. Pero at least kinaya mo ito, lalo na umabot ng hanggang 12 rounds bago mo mapatumba nung linggo si Mang Ubat. Eh. Oo, oh, sa tulad ko is ano eh, kailangan ko yung mga ganong ano eh, yung mga ganong style, no? Yung magagantong quality. Kasi si Mang Ubat, ano naman siya eh, quality. Taas naman yung quality talaga siya na boxer at may dalawang talo siya, bagamat yung talo niya in the past few years is bata pa siya noon at that time. At ngayon eh siyempre every nung natalo siya, marami na siyang panalo at saka nag-grow na siya, nag-mature na siya, tumibay na siya. Kaya maganda din talaga na opportunity sa akin. Maganda na siya yung nakalaban ko at opportunity na makalaban niya ako at maganda din ng ano kahinatnan para sa akin na isang ano na nakaabot din kami ng 12 rounds kasi puro 10 rounds lang ako. Kasi sabi ng iba si Charlie pagdating ng 12 rounds wala na yan yung galaw niya. Na ganun ka lakas but praise God dahil na-sustain naman yung lakas at yung rounds na umabot ng 12 rounds. And then during the fight, maraming napabilib sa inyo with this knockdown against Mang Ubat. Pero bago yan, tatalakayin natin yung unang 11 rounds bago yung 12 rounds na nagsilbing momentum mo during the fight. Can you share with us through your performance mo dun sa 11 rounds bago yung crucial na 12 rounds na dito mo nga na knockout si Mang Ubat? Yun naman isa ang ano yung knockout. About naman sa knockout is unexpected naman yon at hindi ko akalain naman din yon kami ni coach. But may mga plano kasi minsan na hindi na nakukuha or yung team ko. At the time na siguro na nakitaan lang talaga na parang naubos na din siya yung dahil natatamaan at na chimpuhan talaga ng malakas. Kaya yung pagkakataon na makawala, dapat hindi po napakawalan yung pagkakataon na yun kasi
ano eh, ang hangad ng isang boksingero o yung isang fighter kapag nasa taas ng ring is manalo talaga. So yun na yun, dapat tapusin mo na at kukunin mo na talaga kung maaari maaga or hanggang sa late round. But kailangan ng patient talaga, patient. Kailangan ng pagtitiis, kailangan ng kailangan ng paghihintay, no? Paghihintay na hindi bara-bara. Kailangan mo na lamugin bago tirahin. Ganun 'yun eh sa pag-atleta. Dapat hindi ka muna nagdepend sa lakas mo. Dapat gamitin mo muna yung talino, sabi nga nila, talino, bilis, lakas. Dapat magkasama 'yon. Yan kasi ang skills ng isang well-rounded na boxer. Yung talino, lakas, skills. At yung pananalig natin sa Diyos. Pero dumako tayo sa 12th round. Medyo pagod niya yung kalaban nyo. Dito na nakatikim na malupit na uppercut galing sa'yo. Laban kay Thompson. At doon na nga, napatumbal yan sa lona. Napatayo saglit. Pero nagpaulan ka ng mga sunod-sunod na suntok. And then tinigil niya ng referee itong laban in favor nga sa'yo. You won against Magubat by a 12-round technical knockout. What is on your top of your mind nung napatumba mo si Magubat? It happens to be an advantage para matapos ng laban, although natagalan lang kasi umabot lang ito ng hanggang 12 rounds. Eh. Ano, una, maganda din yun na umabot ng 12 rounds kasi kami ni Coach Delphine, ng tatay ko, kami ng team ko, hindi kami nagmamadali na tumbahin agad eh. At least na na-expose yung pinagtriningan namin, yung na-develop yung sacrifice sa training na ilabas namin doon sa ano, kahit papano doon sa taas ng ring na execute at maganda, masaya din yung mga tao na nanonood dahil maganda din yung tapang din si Magubat at yun nga, hindi naman ano eh, nung pagdating sa 10 round o 11 rounds kasi medyo na ano na siya, hindi ko minamadali eh. Yung kimpo na kung pwede na kukunin na. So, yun. Nakuha naman natin doon sa ganun na pamaraan. Kaya, nagpapasalamat din ako doon sa ano na yun, sa pagkakataon na yun. Overall, masasabi niyo bang satisfied o may pagkukulang ka doon sa outcome ng inyong laban? About naman sa preparation, about sa fight, ano naman eh, hindi naman ako na, hindi ko, wala akong na ano na may pagkukulang. Bagamat, bawat laban naman is, nagle-learn ako, dapat pa akong mag-improve, kasi hanggat nasa sports, ganitong karera ko, nasa as a boxer, na dapat maging ano pa ako, hindi ako maging makontento, dahil, kapag nakontento ako, marami, wala na akong may dagdag na hindi na ako nakikinig sa mga advices, sa mga suggestions. So, ano lang, marami pa akong mga kulang. Nagle-learn pa rin ako. Ano pa rin ako, student pa lang ako. Pero kapag wala na ako sa ano, sa pagiging atleta, hindi na ako maging student. Magtuturo na, parang ganun. Ikaw na yung teacher. Kahit teacher naman is ano eh, kailangan pa rin mag-learn, no? Kailangan pa rin mag-aral. So, ganun eh, walang katapusan hanggat nasa sports ka. Para yung knowledge mo mandagdagan at mandagdagan. And kudos also to your team led by Coach Buols at yung dad mo. Nag-effort sila para mag-prepare at magabayan ka sa nasabing laban against kay Magubat. It takes a winning team to have a better athlete like you. Oo, papasalamat nga din ako sa kanila dahil hindi naman basta-basta din yung hindi lang ako nag-sacrifice doon eh. Hindi, yun, yung coaches ko, di ba? Lahat may sacrifice tapos kaya ano eh, kung nag-sacrifice sila, nag-sacrifice ako, maganda yung kahinatnan basta galing sa puso yung paghihirap, pag-sacrifice. Maganda eh. Alam mo yung fulfillment parang na, fulfillment, iba yung fulfillment mo kung nakuha mo yung victory na talagang pinaghirapan mo at saka gusto mo at pinaghirapan mo. So,
I'm very thankful sa ganun na team, no, na kay Coach Delpin, kay tatay ko, yung kay Marlon na tumulong at sa mga taong tumutulong sa amin na nandyan para maging makuha yung belt na ito. Ito first time yata na dumagsa ang mga fans dun sa venue ng laban sa Elorde. Kasi alam mo naman, alert level 1, lumuluwag na ang restrictions. At even yung media, dumagsa rin para ma-wait ang laban na ito. Eh. Opo. Masaya kasi nandun ka, di ba? Nandun din yung iba. Nandun din yung hindi mga kilala namin. Iba din, ay moral din yan para sa isang atleta. Kaya sa isang fighter na may mga manunood, may mga tagahanga, yung mga manunood, mayroon pa pang tagahanga, nandun pa rin yung mga kaibigan mo, relatives, family. Ano yun eh, malaking ano yun eh, factor sa isang tulad namin. And of course, yung social media, daming views sa noong time ng laban na ito, especially si Paukas, eh, nag-stream ng live. Eh. Umabot ata sa may higit 500 to 800,000 views nung time ng laban. Kaya yeah, marami na nanood eh. Sa mga o nga eh. Iba nga talaga si ano eh. Iba din yung Paukas eh. Ang daming followers eh. Ano nga, talagang sinusubaybayan din talaga siya kasi ano siya sa yung support niya sa boxing, di ba? Mga atleta. Kaya hindi din may pagkailan na ano na ganun siya magano yung ganun siya kalakas sa mga tao kasi yung makikita sa personality din niya na talagang heart niya is nasa sports, 'di ba? Kaya pinagpala din na kumikita na rin siya. Bro Pao, baka naman Ambon. And of course, kaibigan natin 'yan si Pao Salud eh. Kasi siya pinapalo sa ating mga pag sinabi boxing staff. Doon ako umututok sa kanya. Si Charlie po, meron pong 10 wins. Wala pang talo. Medyo malinis ang record niya yon. 7 sa kanilang mga laban ay knockout ang naging resulta ng laban. Nung uli kayo nag-guest sa amin sa TAPS, nung kami pang ina-handle sa Sports On Air, sabi mo, ito na yung uling laban mo pag nagka-10 wins ka na dun sa ano pro boxing career. At tinatayo mo afterwards, since meron ka ng WBA Asia Pacific featherweight belt, lalaban ka overseas. May tinitignan mo ang plano ang promoter nyo para sumabag ka sa ibang bansa. Kasi yung isa pa nating boxer, si Martin, si Carl J, na-sign na siya dun sa isa pang outfit, yung Probellium, kung saan nandun naman si Nietes at si Don ang kabilang doon. Anong plano ng promoter niyo? Ang kami, plan ng team namin at saka yung nag-promote sa amin, yung BSP promotion, may mga nilatag naman sa amin na mga activities for this year at piliin na lang pag-usapan kung ano yung mas maganda para sa aking career at sa na para mas madali no yung minimiti at inangad ko ng team namin na makapaglaro ng World Championship. So one step at a time, ito na yung time nung last na Saturday na victory at next level na naman. So nagpapasalamat ako doon. Kung ano mang ibigay sa amin is na maganda at ikakabubuti para sa akin sa team namin is we grab it no at pag-usapan namin ng aking coach and manager and sa team ko. We're hoping na sana makarating na yung opportunity na maglaro ka sa overseas as a pro boxer kasi alam mo na malaking opportunity ito, malaking advantage ito para sa advancement ng inyong pro boxing career. Oo, iba talaga kapag maglaro ka sa ano eh, sa international. So angat ng mga ibang mga atleta 'yon tulad sa amin at kung ibigay man 'yan sa akin, talagang pagsika pag-igihan
pagsumikapan at hindi na namin pakawalan niya. Okay, lipat naman tayo sa amateur kasi you're still part of the national team ng ating APAP. I'm sure kung isa ka sa mga dalawang boxes na naging part ng national training pool pero nag-transition na si pro boxing. The other one ay si Yumer Marshall na nag-aandar na yun sa isang pro fight before yung SEA Games. Inamin ko lang, 50 kilograms na nanalo ka ng SEA Games ng gold, it is still part ng Vietnam calendar o tinanggal na ba? Kasi yung categories si Petesio, si Nesty, si Marshall, retain. Si Paalam lumipat na ito sa 52 kilograms. Pero sa inyo, niretain ba ito o na-scrap na totally itong 60 kilograms sa next? Sa pagkakaalam ko lang, I don't know kung nawala. Pero nandyan pa rin eh. Kasi yung Vietnam is meron silang, meron din silang 60 kilograms. Depende kasi yan sa mag-host kung ano yung timbang na pagpilian nila. Kung meron silang 60, pwede pa rin sila pa rin yung mag-decide na may 60 sa darating na SEA Games in Vietnam. Pero ipapaalam muna sa ABAP kung ano yung ano magiging status nitong category mo, and especially nakapagpasa na ata ng lineup ang ABAP last Saturday ng entry by name for the SEA Games. Pero if ever na ma-invite ka doon sa Teachers Cup sa Baguio, pero although meron natang balita na pupunta ata sila ng Thailand para mag-training sila, are you willing to go back sa poder ng ABAP muna? Are you welcome to join them sa training? Hopefully, I'm sure maraming nakamiss sa inyong presence mo every time na kasama mo ang national team, di ba? Opo. Ano po eh, kami naman eh, kung ano po yung magandang opportunity na ibinigay sa amin ng ABAP, siyempre malaking part po din yan sa aking paging atleta eh. For how many years nandyan ako. At kung mapaunlakan or ano, na isang karangalan po yun, no? Isang malaking karangalan po yun. At sino ba naman ang hindi tatanggi, di ba? Kung may pagkakataon. At ako naman kahit, no, kahit anong mangyari, yung heart ko is nandyan pa rin sa ABAP eh, kasi isa yan na tumulong sa akin para buuin ako. Paging, di ba, marami akong natutunan. Diyan ako nag-grow, no? Bilang isang atleta. So, hindi ko makakalimutan yan. Kaya yung puso ko nandyan pa rin sa ABAP. Even na nasa pro ako. Na kasalukuyan. Pero happy for you. Kasi, alam natin, marami kang achievements doon sa inyong boxing career. Nag-Rio Olympics ka na. Nanalo pa bronze sa Asian Games sa Incheon dati. Nag-gold ka sa silver sa Manila noon. Silver. At stand corrected ulit. Thank you. At marami niya mga niyampag mo para sa ating national team. Sabi nga ni Boss Ed Pixon sa Sports on Air na nag-guest ka sa sila sa amin, kahit mayroong thriving pro career ka, welcome ka pa rin to join ABAP. They don't want to force you to join them again. Ipapasalamat ka rin ba sa support ng leadership ng ABAP, si Ed Bigson, si Marcus Manalo, and even yung former president na si Ricky Vargas, na kahit pa paano, kinoconsider pa rin na maging parte pa rin ng national team. Opo, yun nga po yung ano eh, pinasalamatan ko sa una sa president ng ABAP, si Boss Vargas, no? At dati naming sick gen na si Boss Ed, pero ngayon president na, at si psychologist namin si Coach Marcos ngayon na ano na sick gen na namin. Pasalamat ako sa kanila dahil maganda naman yung relationship namin before ako umalis doon sa ABAP. At ngayon okay naman yung ano namin, okay naman yung relation namin, at talagang iba yung kasiyahan ko kasi nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta nila sa akin kung sakali. Kung ano yung mga kahinatnan, di ba? Kung ano yung mga magandang bagay na ikakatulong ko para sa bansa, para sa kanila, para sa ABAP, eh, why not? Why not na hindi ako tumulong, di ba?
At least wala kang bad blood sa kanila between you and the APA officials. Going strong pa rin relationship ninyo with them. Especially, nagpapalakas na national team for the SEA Games. And of course, Asian Games, magaganap din yan this year. Sana nga, mailagay ka na doon sa lineup doon para... sa China, sa September. So being one of the veterans of the national team, ano yung may papayan nyo sa mga members, especially sina Yumir, si Carlo, Nesty, Irish Magno, and the rest of the team as they're preparing for the SEA Games. Pati nga si Yumir na mag-aanda ngayon sa isang possible pro fight bago magtawid dito sa SEA Games, bago sila makasama muli sa mga sa training camp na nag-aanda for the ano meet. Maging sentro ang Panginoon sa buhay nila, no? Sa mga plano, decision, sa back training, yung nandyan, yung goal nila na bakit sila pinapadala, kasi yung tiwala ng ABAP dapat di mawala sa kanila. At alam ko naman na nandyan yung goal nila na maging mag-gold, no? Mag-gold, makapagbigay karangalan. At yung determination, lastly yung focus, kasi minsan kapag ikaw na yung star diyan, sa ikaw na yung laging nananalo ng gold, pintong medalya, minsan kasi yung goal ng isang atleta nawawala. So dapat hindi po yun mawala sa kanila. At ako naman, malaking tiwala ko sa mga kanila, Yumir, Nesty, kay Carlo, Iris, and sa iba pa, no? Sa iba pang mga maglalaro for this year na SEA Games dito sa Vietnam. By the way, congratulations kina Yumir, Carlo, Nesty, at Irish niya. Nanalo sila ng gold medal ng award sa PSA kaapon. Ikaw naman, dating PSA awardee din. Opo. So, ang last question bago tayo magpaalam. Sa tagal mo na sa boxing, ano ba ang most precious moments na inyong dadalhin sa mga susunod na taon habang medyo bumabata-bata pa at na nagpapalakas ka pa rin kahit alam ko 23 ka na, especially being closer sa ating Lord and Savior Jesus Christ natin na siyang pumoprotekta, naggagabay sa atin sa bawat laban. Ano yung masasabi ko? Yung most precious moments sa inyong boxing career, na ano yung mga lessons din? Yung mga lesson ko is yung mga dapat na hindi ko ginawa before, na nag-fail ako dahil sa mga kakulangan ko, ngayon ay pinunan ko na dapat hindi na ako babalik sa ganun. So nagpapasalamat din ako doon sa Panginoon dahil yung wisdom na binigay niya sa akin sa bawat plano, decision ko, hindi lang sa karera bilang isang atleta, kundi sa pagiging paging tao, no? Dapat kasi magkasama yan, dapat yung God-centered ka, and then yung kasama na yan kahit hindi lang sa paging atleta mo, God-centered ka, kundi outside sa inyong paging atleta. So, yun po yung pinasalamatan ko sa Panginoon na nakita niya ako, at laking bagay, laking changes sa akin. Na marami ding taong ginagamit para ma-develop yung karakteristik ko inside and outside sa paging isang atleta, no? Ganun naman kung hindi ka nakikinig, wala kang matutunan. Kung nakikinig ka, marami kang matutunan. So, dapat maging flexible lang tayo at maging flexible na tao, maging universal na tao, para aangat pa tayo sa ating karera bilang isang atleta at sa ating buhay outside sa pagiging atleta. Amen, Brother Chelly. At syempre, malakas ang ating paniniwala at malakas ang aming tiwala sa ating Panginoon na siyang gumagabay sa ating lahat.
Man, thank you. Thank you, sir, sa opportunity na ibinigay mo sa akin ngayon. And then, sa lahat ng mga taga-subaybay ng sports center. No? Corner PH po. Corner. Sports Corner PH. Maraming salamat sa inyo at patuloy nyo kami ipanalangin mga atlet na nabibigay karangalan sa ating bansa at na maging magbigay pa ng encouragement sa mga young generation, young people, no, na sumusunod sa amin. Kaya God bless us all. At syempre yung mga sponsors at benefactors na tumutulong sa inyong campaign, paano nyo na para pasalamatan? Yun nga, nagpapasalamat ako ng malaki sa una sa BSP Promotion, Pocoy Lord, kay Mang Pocoy Lordy, sa aking team, may coach manager Delphin Balls, my father, kay Marlon, yung masyur nagmamasad sa akin, at sa pamilya ni Tol Delphin, sa aking buong family, sa buong angkan, sa mga brother and sister in the Lord, sa mga play warriors, kaibigan, kapatid, no? At sa EF, yun, kay Boss Ariel, kay Sir Alex Oy, Alexander Oy, salamat ako na nagmutulong sa amin na sa team namin at sa therapeutic therapy kay Doc Downer, Ma'am Jane, at kay Igson Iman, Be Athletic. Yun, marami, nakalimutan ko pa ng iba. Minsan marami. Tumutulong talaga sila. Pinasalamatan ko sila. And of course, sa amin, dahil gabi nga yung nag-break sa inyong pagkatagumpay. And sarap kita makakwentuhan at looking forward sa mga susunod na development sa inyong boxing career. Whether it is pro or whether it's a national team, basta PM nyo na lang kami para makibalita tayo ng mga kaganapan mo sa inyong career at maasahan ko po ang inyong suporta po sa anumang susunod na career paths nyo na tataakin nyo sa mga susunod na araw. Thank you po, sir. Again, maraming salamat, Charlie, at PM lang tayo at mag-usap tayo sa susunod na. Sige, ingat ka dahil may pandemic pa rin tayo. Ha? Bye! Apo. Thank you. Bye.